Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa philosophy of education. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pinapilasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa philosophy of education, particular na sa existentialism. Sa kabuuan, may pitong philosophies of education. Una, essentialism. Ikalawa, progressivism. Ikatlo, behaviorism. Ikaapat, reconstructionism. Ikalima, perennialism. Ikaanim, existentialism. At ang panghuli ay constructivism. Pero ngayong araw, ang ibabahagi ko lamang ay mga detalye tungkol sa existentialism. Ang dalawang proponent ng existentialism ay walang iba kung hindi si Jean-Paul Sartre at Soren Kierkegaard. Ayon kay Mr. Jean-Paul Sartre at Soren Kierkegaard, ang existentialism ay tumutukoy sa existence precedes essence. Bigyan natin ang kahulugan ng salitang existence at essence. Kapag sinabi nating existence, ito ay maaaring makonekta sa presence. You are alive, you are here on the earth. Ibig sabihin, buhay ka, narito ka sa mundo. Ang essence naman ay maaaring maikonekta sa your purpose, your function, your significance, and your importance. Ano bang halaga mo? Ang existentialism, kabaligtaran lamang siya ng essentialism. Your presence comes before your significance. Ibig sabihin, kailangan mo munang mabuhay bago mo malaman ang purpose mo dito sa mundo. O kaya naman, kailangan mo munang maranasan na mamuhay rito sa mundo, kailangan mo munang magdaan sa maraming bagay bago mo malaman ang iyong purpose or yung essence mo. Sa pang-under ng existentialism ay philosophy of subjectivity. May kakayahan ng isang tao na gumawa ng kanyang sariling buhay gamit ang kanyang mga desisyon. Capable na gawin ang lahat ng gusto niyang gawin. May ibabahagi akong isang sitwasyon. Minsan, kapag nagtatagumpay tayo, pinupuri natin yung sarili natin. Pero kapag pumalpak or nabigo, sinasabi natin na will ni Lord yun. Sa existentialism, ang mga existentialists, hindi sila naniniwala na si Lord ang may kasalanan dahil walang ibang dapat sisihin kung hindi ang sarili. Tao ang gumagawa ng sariling buhay, sarili ang gumagawa ng mga desisyon. Under pa rin ang existentialism, people are free to choose what to make of their lives and their individual passions are what drive them. Here are the concerns of the existentialist. Una, help students understand and appreciate themselves. Know their potentials and skills. Matutuhan nila kung saan sila magaling at saan sila mahina. Ano yung strength and weaknesses nila? Ano yung mga talento nila? Ano yung mga kaya nilang gawin? Hanggang saan yung kaya nilang gawin? Ikalawa, accept their uniqueness and differences. May nabasa ako noon, sabi, yung mga imperfections daw natin, yun yung nagpapaangat sa atin. Yun yung nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging unique sa ibang taong nasa paligid natin. Number 3, to be taught how to accept, complete, and take responsibility for their thoughts, feelings, and actions. Dapat maging responsable sa buhay na pinili nila. Since may kalayaan tayo gawin ang gusto natin, dapat maging responsible din tayo sa kung ano man yung magiging result ng pinili natin. Kumbaga, dapat alam natin na lahat ng bagay may konsekwensya. It's either good or bad, dapat harapin natin. Sa existentialism, teacher helps students define their own essence. Ang teacher sa existentialism ay guide lang at hindi dapat dumating sa point na teacher na yung nagdidikta doon sa gagawin ng kanyang mga estudyante. Halimbawa, buwan ng wika at maraming contest, hindi pwedeng i-pinpoint ng teacher yung mga estudyante at pasalihin na lang. Dapat yung estudyante pa rin ang magde-desisyon kung sasali ba talaga siya o hindi. Pwedeng i-guide ng teacher pero hindi pwede dumating sa point na yung teacher na mismo yung nagde-desisyon kung sino yung sasali at hindi. May kalayaan pa rin ang mga estudyante.
Sa existentialism, ang heart at mind ay inseparable. Ibig sabihin, hindi sila napaghihiwalay. Ang goal ng existentialism ay holistic development. Ibig sabihin, hindi lang isip ang dinedevelop, buong pagkatao. Philosophy of Education, Existentialism. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!